Dahil alam niyo na kung ano ang quadratic equation, alamin naman natin ang standard form nito. The standard form of a quadratic equation is ax squared plus bx plus c is equal to 0, where a, b, and c are real numbers and a is not equal to 0. Yung a, b, and c na nakikita nyo sa standard form, may mga katumbas na values yan. Sa a, hindi pwedeng maging 0. Bakit? Kasi pag ang a naging 0, tingnan nyo ano mangyayari sa equation. Isasubstitute nyo yung 0 dun sa a. So, magiging 0x squared plus bx plus c is equal to 0. Pag ang first term nyo, 0 yung numerical coefficient, hindi na yan sinusulat, diba? Tinatanggal na natin yan. So, pag sinulat nyo ulit, yung equation, magiging bx plus c is equal to 0. O, tingnan nyo, quadratic equation pa ba yan? Check natin. Parang yung ginawa natin nung last lesson natin. Ano ba yung dalawang kailangan para masabi na quadratic equation siya? Una, may equal sign ba? Bilugan natin. Meron. Pangalawa, meron bang exponent at ang pinakamataas ay 2? Wala. So, dun pa lang, dahil wala siyang exponent of 2, hindi na siya quadratic equation. So, ngayon, naintindihan nyo, pag ang a ay 0, mawawala yung unang term, at pag nawala yan, hindi na magiging quadratic equation yung equation nyo. Ito ulit yung standard form ng quadratic equation. Alam natin na ang isang equation ay mayroong dalawang sides. Hatiin natin. So, merong left-hand side o yung kaliwang bahagi ng equation at yung right-hand side o yung kanang bahagi ng equation. So, anong mapapansin nyo sa kaliwang bahagi or sa left-hand side? Ilang terms meron dito? Merong isa, dalawa, tatlo. May tatlong terms sa kaliwang bahagi ng equation. At yung tatlong yan, may mga tawag dyan. So, mamaya, aalamin natin. Sa kanang bahagi naman, anong napansin nyo? Ano lang ang nasa kanan? Tama, 0. So, tatandaan nyo na sa standard form ng quadratic equation, 0 lang ang nasa kanan at wala nang iba. Hindi pwedeng may ibang terms dyan. 0 lang. Alamin na natin ang mga tawag sa mga terms sa left-hand side o kaliwang bahagi ng quadratic equation. Una, ang tawag sa akin ay quadratic term. Ako yung may variable o letter na lagi may kasamang exponent na 2 na binabasa nyo as squared. Ang katabi ko sa kaliwa na a ay may katumbas na value. Hindi nga lang pwede ang value nito na maging 0. Kasi pag ang value ng a ay 0, mawawala ako sa equation. Ako pa naman ang pinaka-importanting term dahil ako ang nagpapa-quadratic sa equation. Mawala na yung mga kasamahan kong terms, wag lang ako. Pangalawa, ang tawag sa akin ay linear term. Ako rin ay may variable o letter pero wala akong kasamang exponent. Ang katabi ko sa kaliwa na b ay may katumbas ding value tulad ng a. Minsan, wala ako sa equation. At ang pangatlo, ang tawag naman sa akin ay constant term. Wala akong variable o letter kundi c na may katumbas na value. Minsan, wala rin ako sa equation tulad ng linear term. O ayan, alam nyo na yung mga tawag sa bawat term na nasa kaliwang bahagi ng quadratic equation. Balikan natin ulit ng mabilisan ang standard form
ng quadratic equation. Ax squared plus bx plus c is equal to 0. Ang kaliwang bahagi ay mayroong tatlong terms na dapat tama ang pagkakasunod-sunod. Laging una ang quadratic term, laging pangalawa ang linear term, at laging pangatlo ang constant term. At sa kanang bahagi naman ay laging 0 lang ang nandyan. Tandaan ha, walang ibang pwede na nasa kanan kundi 0.